today's lesson. Magandang araw! And for today, i-discuss natin ang Module 5, ang Hardware Input and Output Devices. So ano-ano nga ba ito? When we say input devices class, these are hardware devices that you use to put data into the computer. So ito yung mga peripherals, gadgets, mga electronics na tumutulong sa atin para mailagay yung mga data or information mula sa atin papunta sa computer. So, yung ilan dito ay nasa mga example na natin sa last module, pero i-go over pa rin natin. So, the first one is the keyboard. So, ginagamit natin class yung keyboard para maglagay ng data, na text, and numerical data mula sa atin papunta sa ating mga computer. And we also have the mouse. So, gamit ang mouse, i-click natin yung mouse, mapupunta yung information na may i-click tayong programs, application, or idadrag sa loob ng ating computer. So, isa yan sa mga input devices din natin. Then, we also have the webcam. So, sa webcam class, so, magka-capture siya ng mga picture, mga images, tapos yung mga na-capture na images or moving pictures natin, mapupunta sa computer. So, this is an example as well of input devices. Scanner. So, kapag may scanner tayo, class, i-scan natin or i-transfer natin yung images or text mula sa mga documents na pinatong natin sa scanner papunta sa computer. Microphone. So, kung gusto nating ma-record o maidala or mapunta ang ating boses or audio mula sa atin or sa environment natin papunta sa computer, you can definitely use your microphone. And we also have the graphics tablet, also known as the digitizer. So, ang graphics tablet class ay ang ginagamit ating input device kung gusto natin mapunta digitally or gawin sa computer ang ating mga artwork, mga designs. So, yan. Graphics tablet po yan. Ngayon, mapunta naman tayo dun sa mga output devices. So, ang mga output devices naman natin is yung mga kalalabasan from computer papunta sa atin para makita natin, para maramdaman natin, marinig. Ayan. So, these are hardware devices that you use to see the data from the computer. Halimbawa natin dyan is the monitor. So, para makita mo kung ano yung nagawa mo or na-process mo na data or images dun sa computer, monitor ang magpapakita sa iyo yun. Yan ang ating first output device. We also have printer. So, kung yung gusto mo, yung digital work mo is gusto mo na siyang ilagay sa papel. So, from computer to our output device, printer, magkakaroon ka na ng printed material. Speaker. So, from computer, kung gusto mo marinig yun nandun sa computer mo, you can use speaker as your output device. Kung gusto mo naman pansolo, sa'yo lang para hindi na abala yung ibang tao nakakarinig nung gusto mo iparinig na music or audio, you can use your headphone as your output device as well. Ayan. So, kung wala ka monitor, tapos mas malaking audience yung kailangan makakita ng iyong presentation, you can also use the projector. So, from computer, yung presentation doon, ipapakita mo siya or i-output mo siya sa isang white screen. So, makikita dyan yung display. Ngayon, na-discuss na natin ang input and output devices. Discuss naman natin class yung what we call storage devices. Itong mga storage devices na to ay mga example ng kung saan tayo nagsisave ng data, ng information, mga files, audio, apps, at iba pa. The first example dyan is yung tinatawag natin class na solid state drive. So, this is a non-volatile storage. Ibig sabihin, hindi siya nabubura kahit patayin natin ang computer. Once binuksan natin siya, nandun pa rin yung data natin. So, ito yung pinakamabilis mag-save ng data. Pero may medyo kamahalan. So, as you can see in this picture, ito yung mga example ng M.2 solid state drive. So, ito yung usually ginagamit sa mga laptops ngayon and desktops, computer, para magkaroon ng mas mabilis na pag-access ng data, pero medyo pricing lang. Then, we also have the optical storage. So, dito, yung sa mga year 2000s, dito yung karamitan nagsisave tayo ng music, ng video, at mga files. Optical storage siya. So, meron tayong tatlong uri ng optical storage class.
we have the CD, the DVD, and the Blu-ray. So, ang CD ang may pinakamaliit na capacity sa kanila, followed by the DVD, and pinakamalaki ang storage capacity na umaabot ng ilang gigabytes ay ang Blu-ray. So, ayan ha. CD pinakamaliit, DVD ang susunod, then pinakamalaking storage capacity is our Blu-ray. Hard disk drive. It is a magnetic storage that uses rotating metal disk to store data. So, ito yung pretty common na ginagamit natin sa computer to store or install programs. Itong hard disk drive na to. So, nagsisave ang data gamit itong malaking metal disk. So, nandyan lahat ng data natin, tapos binabasa na itong pointer na ito. Yan. So, ito yung pinakabura na paraan para mag-save ng malaking data, pero hindi siya ganun kabilis katulad ng solid state drive. So, pero malaki ang capacity nito or malaki yung data na pwede niyang ma-save. Flash drive. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo, ang flash drive class ay hindi USB. So, maraming tao ang tumatawag ng bagay na to na USB. USB is only a way of connecting to the computer. Ito po yung part na yon, itong silver part na ito. But the entire drive is called flash drive. So, dito natin nilalagay yung ating mga documents, musics, at iba pa. Tapos, i-coconnect natin siya sa computer via USB or yung tinatawag natin na universal serial bus. So, dagdag kaalaman, this is not a USB, but it is a flash drive. Yan. So, ang connection lang niya ay USB, itong silver na to. But the entire unit is called flash drive. So, baguhin na po natin ang tawag dyan. And lastly, we also have the SD card or the Secure Digital Card. Hindi ibig sabihin SanDisk card, no. SD stands for Secure Digital Card. So, ito yung flash storage device na ginagamit natin na kinakabit sa mga cameras like DSLR, mga mirrorless, at ibang phones. So, we are using the 64GB para sa ating example. And that's it for Module 5. Thank you for listening. Paalam!